good morning mga ka-Jurassic. Ngayon ay isushow ko naman po sa inyo kung saan ako bumibili ng aking mga alahas or mga gold. Ito ay hindi para i-brag sa inyo yung mga binibili ko. Ito is para tip lang po sa inyo kung gusto nyo pong makamura sa pagbay ng mga alahas. Kahit po siguro sa kahit saang bansa po kayo, malamang meron din po to. Iba-iba nga lang pong pangalan ng mga shop. Ayan guys, bumibili po ako ng mga alahas sa pawn shop yan. Sa mga pawn shop po, may mga refurbish at saka meron din po silang mga brand new. Pag mga refurbish po yung binili nyo, wala po siyang GST, wala po siyang tax meaning, at wala din po siyang workmanship yan. Kaya mas nakakamura kayo. Tapos yung gold na binibili nyo, nakaka-discount pa po kayo. Kung nyari sa market is $80 yung gold, doon makukuha nyo po ng $77 lang po ang gold yan. Kaya isi-show ko po sa inyo yung mga nabili ko kahapon yan. Yesterday, kaya lang guys, hindi ko siya na i-video kasi bawal po pag dun sa pawn shop na mag-video tayo. Kaya isi-show ko na lang po sa inyo kung ano yung mga nabili natin at saka kung magkano yung price na nabili natin. Ayan guys, wait for a while lang at kukunin natin ang ating mga pinamili kahapon. Yan. Parang ang dami, no? Pero dalawa lang po. Ayan, welcome back again. Ayan, nandito na po yung ating pinamili yesterday sa Value Max. Pawn shop po to. At isushow ko po sa inyo yung mga pinamili namin kahapon. Pasensya na at hindi natin siya na-video dahil bawal po mag-video. Ang bali ang gold price niya po is $77. Pero nakuha namin siya ng $76. Kumbaga, tawaran nyo lang po kung pwede naman pong tumawad. Ayan. Ang una ko po ipapakita sa inyo ay itong chain. Ayan. Ito yung chain. Ayan. Quite big po yung chain. Para kay hubby lang po siya. Medyo malaki po siya. Ayan. Ang gramo po nito guys is... Ilan nga ba? 36.42. Kaya ikikip nyo po to para pag isinangla nyo po eh, alam nyo yung gramo at hindi kayo madadaya. Ayan. Ikikip nyo po itong resibo natin. Ikikip nyo yan. Ang size po nito, ang bigat po niya is 36.42. Tapos, nakatawad pa po kami. Ay, nakagandahan sa pawn shop, guys. Pag dito, pwede rin po kayong tumawad. Kahit konting tawad, masaya na tayo dun. Ayan. Bali, nakuha po namin to ng 2,000... Sana nga ba? 2,760. Yan. Pag i-convert nyo po yan sa peso, magkano na nga ba ang ating $36 na po kasi ang $1 Singapore dollar into peso, 36 pesos. Wait lang at kukunin natin ating calculator at mahirap pong mind calculation. Mahirap po tayo sa mathematics. Wait lang guys. Ayan guys, may calculator na ako dito sa aking tabi. Ayan. Ngayon, isusumahin po natin kung magkano siya sa peso. 2,760 times natin sa 36. Ayun po yung conversion ngayon ng Singapore dollar into peso. Ayan. Bali, $99,360 po in peso itong ating chain. Ayan. Pero mas mura na po kasi to guys kung sa pawn shop kayo bibili. Kasi pag ibinili nyo to sa mga real store, may workmanship pa po kayong babayaran at 7% na GST. Kaya almost 17% na ang discount nyo. Aside from that,
Marami rin po silang mga design na pwede nyong pagpilian. At kung ayaw nyo naman po ng refurbish, meron din po silang mga brand new. Kaya lang po, pag brand new po, may additional na workmanship at saka GST na po siya. Ayan guys, ganito po yan siya kakapal. Ayan. Kaya medyo mahal po siya. Ayan. Pero worth it naman po kung, kasi parang investment yun na rin to guys. Pag wala kayong pera, pwede nyo po siyang isang nila. At tumataas po ang gold compare mo sa ibang mga bagay. Kung bibili kayo ng mga bag or ano, nagde-depreciate po yung value niya. Unlike po sa mga alahas, tumataas po yung value niya. Kaya pag bumibili po kayo ng alahas, as much as possible, yung makakapal po para maging investment nyo later on. Yan. Yan, dito try po natin sa ating matabang leeg. Oh, kaka. Hindi po para sa akin to, para po to kay hubby. Kasi ayoko naman po ng ganito kakapal pag sa mga girls na katulad ko. Girls daw. Sa mga tulad natin. Gusto ko ay maliit lang. Ayan guys. Huwag nyo nang tingnan ang aking kilikili. Ayan. Ayan, diba? Ganda. Ayan. I-show ko sa inyo. Ayan. Ganyan siya kakapal. Kaya lang pag in-snatch to sa Pilipinas, tanggal malamang ang iyong liig. Ayan. Ayan po. Ito po yung para kay hubby. At saka nga guys, pagbibili po kayo nung clip ba tawag dito, itry nyo pong bumili nung hindi S, ano ba yan? Basta yung pa-letter S, yung tatanggalin lang, hindi siya. Ang kagandahan kasi neto guys, kiniklip para siyang, ayan. Ano ba yan? Hindi mo tanggal. Ayan. Kumbaga, mahirap siyang tanggalin. Unlike yung S, parang mas madali siyang mahablot. Ayan. Ito, ipapasok nyo pong maigi. Papasok nyo sa loob. Saka nyo i-clip. Ito po kasi, ayan. Ito ang mas better kesa dun sa S na kind of, ano, clip. At least ito, guys. Ayan, o. Oh, ipapasok nyo maigi para maging safe po siya. Ayan. Yung iba ko kasi letter S, yung ipipin nyo, iaangat nyo lang sa kanya ipapasok. Kasi po, madalas po sa akin kasi yung natatanggal, lalo na pag may awang ng konti, madali po siyang mahablot o kaya matanggal. Kaya mas piliin nyo po yung ganito po yung lock niya. Yan, this is a better lock than dun sa S letter na ganun. Ayan. Yan, hindi ko na may tagman. Siya. Ayan. Ayan po. Balik na. Ayan. Yung binili ko naman guys is this very small lang ang pendant with stone lang siya, hindi siya diamond. Kaya ang binili lang natin dito is yung gold niya, yung stone. Refurbished din to guys, kaya walang ano, wala siyang GST at saka wala din siyang workmanship. Refurbished lang din, 22K gold pendant with stone. Ang bigat naman po ng gold niya is 4.78. Kaya 4.78, 360 yung price niya. Times natin sa 36. Ayan, 12,960 po ang total price nung aking pendant chain. I will show you my pendant chain. Asan na nga siya? Ito ang aking pendant chain. Yan. Very simple lang po.
Yan. Pero yung stone neto, guys, is not a diamond. Kaya ang binili nyo lang dito is yung gold. At mabigat po siya. Yan. Dahil siguro sa bato kaya siya mabigat. Kasi yung gold itself is poured 4.78 lang po yung gramo niya. And then, ito lang po yung binili ko dahil meron naman po akong chain. Ito po ang aking chain. Isa na ba ang aking chain? Ito ang aking chain. Nakitan lang ako dito, guys, kasi wala pa akong ganito kaya nagustuhan ko siya. Tsaka, napaka-simple lang niya. Ito ang aking chain. Yan. Papasok lang natin siya. Ayan po ang kanyang lock. Laging, ganito po ang laging gusto kong lock. Kaya pag bumibili ako, yung lock ay laging ganito po. Ayan. Ayan oh. O, diba? Ayaw pumasok. Ayan po ang ating chain. Ito na po ang ating yan. Ito po yung 12,000 plus in peso. Ayan. Ayan po. Napakasimple lang po mga ka-Jurassic. Ang aking napili kahapon. Simple. But I feel it cute. Ayan. Diba? Bagay sa ating matabang liik. Kaya, kung ako sa inyo, doon na lang po kayo sa pawn shop. Kung gusto nyo lang pong makatipid. Kung gusto nyo pong makatipid na makabili po kayo ng mga alahas, maganda naman pong bumili sa mga pawn shop. Kung ayaw nyo naman po ng luma or refurbished, pwede naman po kayo bumili din ng mga bago. Ayan mga ka-Jurassic, bali ang nagastos po natin yesterday dito sa ating pinamiling mga refurbished na alahas is total is 3,120. Kung i-convert po natin into peso is 112,320 yan. Kung nagtatanong kayo bakit kami bumibili ng mga alahas na ganito na medyo mahal, kasi guys, after few years, minsan nagdo-double up po yung mga alahas natin, o di kaya yung para na po siya kasing investment. Yan. Para pong nag-i-invest tayo, kung yung iba nag-i-invest sa bag, kami po more na nag-i-invest sa mga alahas. At lalo-lalo na po, pag kumikita po kami sa crypto, mas better po na nakikita namin yung kinita namin. Ayan po. Mas na-appreciate mo yung mga kita, ang mga kita nyo, kung nakikita mo itself. Ang gulo ko, ano? Oo, yun na yun guys. Bali, pag kumita ka at may binili ka into something na feeling mo naman is an investment, it's a good buy na po siya. Kaya yan. Ayan guys, thank you for today. Hopefully, nagustuhan nyo itong vlog ko. I hope to see you next time on my next vlog. Thank you po and please subscribe to my channel. Thank you guys. Thank you mga ka-Jurassic dyan. Thank you.